Hi, Purple Buddies, Purple Patriots, a pleasant evening to everyone. Today is Feb 22. Tama ba ako? Feb 22, 2022. So today is our second day of our prelim exam. So I had three subjects, no, for today. So far okay naman. Tapos in between the ano, the exams, nakikipaglaro ako dun sa batang kapitbahay ko, si Little Kim Kim, yung very cute na bata. Tapos kanina Kim. Apa. Kim Kim, bye-bye. Bye-bye. Kim Kim. Kim Kim, bye-bye ka. Tapos, kaninang mga bandang ano na, mga 4 ata yun. So, pagkatapos kong mag-dismiss sa aking last class, naisipan kong pumunta doon sa isang ano, sa isang shop. Dito lang naman sa ano, dito lang naman sa may palengke, dito lang sa labas ng ano, labas ng village. Tiningnan ko yung e-bike na purple ang color. Tapos sabi na kasi ng friend ko, naitanong ko pala sa kanya, sa kay Kuya Nilo, na parang kailangan ko na ata ng motor kasi nga from time to time, nagkakaroon kami ng meeting sa school. Tapos, every week, pupunta ako ng Mercury Drugstore, o di kaya twice a month, pupunta ako sa ano, sa Mercury Drugstore, o di kaya sa DV Mart, may mga binibili ako. So, parang hassle sa akin yung magre-rent ka pa ng tricycle, o di kaya makikiusap ako dito sa mga kapitbahay ko na may motor. Although binabayaran ko naman sila, sabi ko parang it's high time for me to buy one. So sabi ng friend ko, e-bike na lang bibilihin mo kasi ano daw, convenient, tapos mura lang, o mura nga lang siya. Mga ano lang siya, it ranges from ano lang 15,000 to 19,000. Pag super brand new, 19,000, pero makukuha mo siya 15. Kanina may promo, nakuha ko lang siya less than 15, 13, 5 lang. Tapos yung kulay pa, yung color, nagkataon pa na purple body. So, nakakatuwa pa kasi since hindi naman talaga ako makamotor na tao, although nung naalala ko, nung nasa Bank of Tokyo ako, nung mga 1999, nakabili ako ng Honda 155, parang ganun ata. Nung time na yon, sobrang cool pag meron kang ganun. Ewan ko, hindi ko maalala kung bakit ako bumili ng motor na hindi ko naman ginamit. Kasi nung nasa Makati ako, so from my place, magta-tricycle ka, tapos isang jeep, tapos konting lakad, Bank of Tokyo na. Nasa ano ako noon, nasa Mola Street ako noon, Mola Street, Makati, yung malapit na sa PRC. Ewan ko ba, ba't bumili ako ng Honda 155, tapos hindi ko naman ginamit, tapos yung brother ko, nung pumunta dito sa Manila, ayun, ginagamit niya, hanggang sa nabalitaan ko na sumisemplang sila ng kaibigan niya, hindi ko alam kung bakit sila natutumba, baka lasing. So sabi ko, ano ko nga to? Ibenta ko na nga lang to kasi baka mamaya madisgrasya pa kayo. Ako naman, bakit ba hindi ko naisipang gamitin? Nawala sa isip ko, siguro nga, mas madali kasi pag sumakay ka ng tricycle, sumakay ka ng jeep, mas ano, mas convenient kaysa sa ganun. So, to make the long story short, nabenta ko yun kasi nga, yung parang attractive nga siya sa mga mahilig mong motor. Okay, so ngayon, kanina, nung binili ko, kakain ko lang purple bodies.
nakita ko, cool yung e-bike, no? Kasi laki siya ng motor, pero yung gulong niya, maliit ang gulong niya. Tapos, swak na swak sa aking, ano, sa aking height, sa aking, ano, personality, swak na swak yung e-bike, no? Parang scooter lang siya. Tapos, ano pa nga ba? Yung bilihan ng e-bike na yon, busy street yon, ang daming tao. Sabi ko, kailangan ma-practice ko na para pag umuwi ako mamaya, maiuwi ko na sa magamit ko na. Although may bike ako kanina. Mabuti naman, yung assistant ng may-ari, tinuruan niya ako. Sabi niya, sir, itong gagawin. Since zero knowledge ako sa ano, Miming, ang pusa. Since zero knowledge ako sa motor, hindi ko siya alam kung paano mag-start. Pwede ba pag-kotse? Kasi noong 1999, nakapag-aral ako ng driving, no? Naalala ko pa yung nag-assist sa akin, kabado. Kasi para alakas ang loob ko, true, malakas ang loob ko sa daan. Tapos, sabi na, sir, ganito, pihitin mo daw yung ganito. Tapos, wag daw malakas or wag daw pabigla, dahan-dahan na kasi pag binigla mong pihitin, parang papasok ata na pagpihit, biglang aarangkada yung motor. So, dapat dahan-dahan, which I did naman, dahan-dahan. So, unang attempt ko, medyo palpak. Sabi ko, parang hindi siya tumatakbo. So, parang ano lang, parang ginawa kong bike, no? Ang difference naman ng e-bike sa bike, walang pedal yung e-bike, motor siya, no? Unlike sa bike na magpapedal ka, medyo ano ka, hihingalin ka. Tapos kanina, so ano, practice ako. Ito pa nakakatuwa. Kasi pinagpraktisan ko, napaka-busy nga na street, daming tricycle, daming kotse, daming motor. Tapos doon ako nagpa-practice and finally, no? Hindi man ako inabot ng 30 minutes, nakuha ko agad. So ngayon, nagpahatid ako kasi nga may bike ako. So nagpahatid ako sa assistant. Tapos nag-withdraw kami dun sa isang convenience store at binayaran ko sila ng amount, yung presyo ng e-bike. Tapos from there, dun sa convenience store, inasa loob ng village, hindi ganun kadami ang mga sasakyan as compared sa labas. Ako na nagdala, ako na nag-drive and successful. Kayang-kaya ko siya, no? Ang medyo nakikita ko lang na problem, yung pag-charge, no? Kasi dapat lagi ko i-check yung parang screen, kung 2 bars na lang, kasi that's the signal na kailangan i-charge ko siya. Pero pag 3 or more, wag muna. Tapos kailangan, hindi siya malobat, yun ang sabi ng may-ari sa akin kanina, na si Freud. Hindi ko lang alam kung may-ari siya or pinsan siya ng may-ari or kapatid siya ng may-ari. Very welcoming naman yung tao. Sabi niya, sir, huwag mo papalobat kasi maapektuhan yung battery. Although, medyo na-relieve naman ako nung sinabi niya na kung sakali masira yung battery for whatever reason, kung nasobran sa pag-charge or kulang sa charge, pwede mang bumili ng bago. Yung nga lang, medyo may kamahalan, mga 5,000. Sabi ko, at least, kung sakali, pwede pa palang bumili kung sakali masira. So actually, excited ako na gamitin ito baka sa Sabado. Kaya may klase pa pala ako. At tama, Sabado. Sabado ng 3 p.m. kasi wala na akong klase sa doctoral ko. Pwede kong try, pumunta ako ng mamatid. Wait lang, Miming. Ang pusa, gusto mong lumabas. So ipapakita ko yung video ko kanina kung paano ako nag-practice doon ng mukhang timang. Pero finally, ang bilis ko, no? Sabi ko nga nandun talaga yung lakas ng loob ko kasi nung pabalik na, ako nagda-drive, kayang-kaya. Sabi ko, maano talaga ako. Wait lang, Ming. Malakas pala talaga ang loob ko sa daan, no? So, papakita ko yung video ko with the little girl kanina, no? Pag may vacant ako kanina, nakikipaglaro ako doon. Tapos, yung video kung saan nabili ko yung e-bike tsaka yung pag-practice ko doon sa napaka-busy na street. Nung buti lang hindi ako nabangga. Okay, yun lang. Let's watch this video, Purple Buddies.
Malayo ka rin doon. Itawan niyo po muna po. Meron po kasi yung ano yan, brake switch. Pag ganun ko, di ba tatakbo siya? Oo. Ay, ba't parang hindi tumatakbo? Dahan-dahan lang po. Ah, dahan-dahan. Nakalip dahan. Itawan niyo yung preno. Ah, okay, okay. May sensor po kasi yun. Ay. Okay na. Marunong na ako. Okay na.